Isa na namang tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang nahuli sa pagbebenta ng droga. Naaresto sa by-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO si Police Staff Sergeant Ed Dyson Banaag Lunes ng gabi. Nakuha sa kanyang nasa 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kasama rin sa hinuli ng mga tauhan ng NCRPO ang dalawa pang pulis ng CIDG na sinasabing nakikialam sa proseso ng investigasyon at inventory sa nakumpiskang illegal na droga. Gate ni Police Colonel Red Maranan, Public Information Office Chief ng PNP, hindi kinukonsinte ng PNP ang mga tauhan itong sangkot sa katiwalian, lalo na sa illegal na droga. Pakinggan po natin si Police Colonel Red Maranan. Maliwanag naman ang sinabi ng ating Chief PNP, ano, ang ating mga kasamahan na hindi magbabago at patuloy na i-engage yung sarili nila sa illegal drug activities ay aming huhulihin, kakasuhan at ikukulong. Ano. Kasama nito ang pag-dismiss sa serbisyo sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Colonel Maranan, inaalam na ng PNP ang kaugnayan ni Police Staff Sergeant Banaag kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo o Mayo Jr. ang pulis na umano'y sangkot sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Tondo, Manila noong October 2022. Base sa dokumentong nakuha ng UNTB, ang pulis official na nagpwesto umano kay Banaag sa PNP PDEG mula sa Personnel Holding and Accounting Unit noong 2020 at ang nagbalik kay Mayo sa PDEG mula sa Mindanao ay isang tao. Si Mayo ay isa sa mga pulis na ipinatapon sa Mindanao sa panahon ng Administrasyong Duterte dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa illegal na droga. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na ang nagbalik kay Mayo sa PDEG ay isang senior official o mataas na opisyal ng PNP.